Mga kapuso, hindi po matatawaran ang pagkikisa ng citizen journalist sa pagbabalita ng GMA News ngayong 2013. Balikan po natin ang ilang malalaking balitang tinutukan na ating news scoopers ngayong taon. Patay ang 13 inihinalang miyembro ng isang kung tawagin ay gun for hire syndicate matapos silang makaengkwentro ng otoridad sa isang checkpoint sa Atimonan sa Quezon. Nagtakbuhan palabas si mga shopper matapos umalingaw ang ilang putok ng baril mula sa department store ng mall. Station na nga na hinahakot ng mga sasakyan na naapektuhan ng pagsabog dito sa Sinsuan Avenue ng Patabato City. Tatlo ang hinihinalang napatay dito sa pagsabog sa McKinley Parkway dito sa the Fort Taguig. Ako si Carly. Pumunta po kami dito in time ng conversation ni Pedro Calungsod. Pedro, however, displayed deep faith and charity. Eleksyon na po sa darating na Mayo 13, 2013. Nasa inyong mga kamay ang ikakaunlad ng ating bansang Pilipinas. Kailangan namin kasi siya po ay 30 years na hindi nakakaboto. Nakakakuha tayo ng mga reports na mga konting problema. Pero mas marami ako nakukuhang reports ng mga tao na natutuwa silang nakaboto na sila. Sa loob ng Makati City Jail, mati-detain si Miss Janet Napoles. Dapat malaman natin, di ba, kung saan pupunta yung pinaghihirapan natin pera. What if hindi pupunta yung mga kondo na yan sa mga talagang nangangailangan? Maraming mga bahay at mga building ang nasira dulot ng napakalakas na lindol na nagsimula kaninang pasado alas 8 ng umaga. Nagdadalamhati ang maraming Zamboangueño dahil sa patuloy na bakbakan. Paano na lang kaya kung pati ang panahon hindi pa makikisa? Tila nagbabadya na ang bagyong Yolanda. Patuloy ang pagbomonitor ng mga otoridad sa lagay ng panahon. The typhoon Yolanda was very strong. Other people are just relying lang sa relief goods. Yun yung ginagawa ng mga tao doon to survive.